Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sa araw na iyon, sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito ay papawiin niya ang kalungkutang naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Marami sa mga tao ngayon, lalo na yung mga hindi Kristiyano, mas kilala nila si Santa Claus kaysa kay Hesukristo. Ang Pasko para sa kanila ay tungkol kay Santa Claus. Sa mga malls at shopping centers natin, mas marami pa ang mga larawan ni Santa Claus kaysa ni Baby Jesus. Pero sino ba si Santa Claus? Hindi alam ng marami na ang pinanggalingan o inspirasyon ng Santa Claus ay isang tunay na santo na isang obispo. Yan ay si San Nicolas. Inaalaala natin siya ngayon, tuwing December 6. Ang obispong ito ay nabuhay na mga taong 280 AD sa lungsod ng Myra sa Turkey. Siya ay kilalang mapagbigay, lalo na sa mga mahihirap. Kaya si Santa Claus ay kilalang tagapagbigay ng regalo. Ngayon, tungkol sa pagbasa natin, ang lungsod ng Jerusalem at Sion ay isa lang. Ang lungsod na ito ay nasa bundok. Kaya sa Biblia, ang mga tao ay umaakyat sa bundok ng Sion. Dahil ang templo ni Yahweh na naglalaman ng kabanang tipan ay sumasasagisag sa presensya ng Diyos at ang templong ito ay nasa Sion. Ang Sion ay kilala na bundok na tirahan ng Diyos. Sa pagbasa natin, inilalarawan ang kasaganaan at kasiyahan na mangyayari sa bundok ng Sion pagdating ng panahon ng kaligtasan. Magkakaroon doon ng isang piging na puno ng masasarap na pagkain at inumin. Libre ang lahat. Magiging masaya ang lahat. Papahiran ng Diyos mismo ang luha ng mga tao. Mawawala na ang kamatayan. Mawawala na rin ang kalungkutan at kahihiyan. Mangyayari ang mga ito dahil sa kaligtasan na dadali ng Diyos sa kanyang bundok. Ang pag-asa natin ay isa na naman na pangarap na dapat mapasa atin sa panahon ng Adbyento. Ito yung sinasabi ng pagbasa natin. Kasaganaan at kasiyahan ang darating sa bayan ng Diyos. Ito'y gagawin ng Diyos. Kaya abangan natin siya. Kaya nga nananabik tayo sa kanyang pagdating.
Kaya ang awit natin ay, halina Jesus, halina, dumating ka na. Ang bawat Pasko ay isang maputlang larawan. Maputlang larawan lamang ng kasiyahan at kaganapan na gustong ibigay ng Diyos sa atin. Kaya hindi lang dapat nakatuon ng ating pansin sa Pasko, kundi sa muling pagdating ng Panginoon. Ang kasiyahan at kasaganaan na kanyang ibibigay ay walang katapusan. Hindi tulad ng Pasko na lumilipas taon-taon. Ang kasiyahan ito ay para sa lahat. Hindi tulad ng Pasko na ang masasaya lang ay ang may gagastos. Mangarap tayo sa Panginoong darating at hindi lang sa Pasko. Ang Panginoon ay aking pastol. Hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.